Hi guys, assalamualaikum and welcome again sa Amr TV. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Epson L3210. So hindi ba tayo makaprint guys? Kasi nagbo-blink yung dalawang red lights dyan. So ibig sabihin yan is pwede natin siyang i-reset or kailangan natin siyang i-reset yung ating West Ink Pad. So yun yung ituturo ko sa inyo. So sana makatulong ito sa inyo. So please make sure na tatapusin niyo itong video na ito para matuto po kayo. Okay, so let's start. Okay guys, so first step, pupunta tayo dito sa ating Chrome. So ida-download natin ito siya guys. Ito yung Epson L3210 Resetter Printer Download. So ayan, ito lang yung pipindutin natin, itong server 1. Okay, so be sure guys na naka-turn off yung ating virus and threat protection. So ayon, ayan. So as you can see, naka-turn off yan lahat. Ayan. Naka-turn off yan. Kasi once na hindi yan siya naka-turn off guys, hindi natin mada-download yung driver. So ang mangyayari niyan is automatically di-delete siya ng ating laptop for security purposes. So ayan. So be sure na naka-turn off yan. Okay. Then ito rin guys, yung sa Chrome settings. So ayan. So dito sa may privacy and security, so ayan. Then hanapin natin yung security, so ayan. So be sure na na-select natin itong no protection kasi hindi din natin mada-download guys. Ayan. Okay. So after that, pwede na natin download. So pag na-download natin guys, so ayan, extract lang natin. So meron na ako dito. So ayan, naka-extract na yan siya guys. So paki-extract na lang. So ayan. Okay. Then next, ang gagawin natin is i-open natin ito. Ayan, yung sa taas. Ito. I-open natin yan. Okay. So yung first talaga guys, may makikita tayong password dun. Magpapa-enter siya ng password. So punta lang tayo dito sa may instruction. So ayan. So nandyan yung password guys. So ayan. Then i-open lang natin yung instructions para makuha natin yung password. So ayan. So after that, pag na-open natin, so ito yung makikita natin guys. Ayan. So be sure na nakakonect yung ating printer. Okay. So ayan. Then dito tayo sa may select. So isi-select natin ngayon guys yung model ng ating printer. So ayan. So L3210. So ayan. Then okay lang natin. Okay. So ayan. Ayan. Then ngayon, dito tayo sa particular adjustment mode. So ayan. So again, be sure na nakakonect yung ating printer sa ating laptop or di kaya personal computer. So ngayon, dito tayo sa particular adjustment mode. So ayan. Okay. So ngayon, dito tayo ngayon sa waste ink pad counter. So ayan. Waste ink pad counter. So ayan. Then ngayon, i-okay lang natin. Okay, so ito yung makikita natin ngayon. Then ngayon pipindutin natin ito. So i-check natin itong main pad counter. Ayan. Then, check lang natin. Pindutin natin itong check. Ayan. Okay, so ayan yung makikita natin. Okay, then, initialize. Okay, so hindi natin na-check to. So, i-check natin yan. Then, initialize. Okay, so ayan. So, when the OK button is clicked, counter will be initialized. Then okay lang natin. Okay, so sabi niya, please turn off the printer. Ayan. So ngayon, ita-turn off natin itong printer natin. Ayan. Then press natin itong okay. Okay, so ayan. So sabi niya, the waste ink pad counter has been initialized properly. So okay na siya, na-initialize na siya. Then turn on the printer and click check button to check the waste ink pad
counter value, okay? So, ayan. I-okay lang natin ito. Then, turn off natin itong ating printer. So, ayan. Okay, so, ngayon, pipindutin natin ito. Ayan. Then, check natin. Okay, so, ayan. 0-0 na siya, guys. Ayan. Okay. So, ganun lang kasimple, guys. Mag-reset ng Epson L3210 na printer. Okay. So, finish lang natin. Then, okay lang natin. Okay. So, pwede na natin itong i-close. Okay. So, ganun lang kasimple, guys. So, again, thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.